alam niyo ba kumita na si Derek? Sabihin mo natin. Sabihin mo na. Peso or dollar? Aalis ka na ba sa akin kasi kumikita ka na sa YouTube? Oh no! Ang daming natutuwa sa'yo. Hindi yung iba gusto pang magpa-anak kay Derek Paul. Anong reaction mo doon? Nadidiri ka ba o hindi naman? Baka may anak na din ako. Ah, Derek, may tatanong ako sa'yo. Kamusta na kayo ng ex mo na actor na si... Coach naman, di ba naman? Sige na! Ang arte-arte mo naman, yan na nga lang yung last question ko. Ay! Ay! Walk out ang... Hello everyone! Welcome to our channel, Direct to the Pole. Kasama ko ngayon ang nag-iisang Ogie Diaz. Wow. Sa balat ng lupa. Wow! Ayan, Diyos ko, wala naman kaming magawa, kaya chikahan lang ng bongga. Sa mga hindi nakakaalam, ano, matagal ko na, kailan ka ito nakilala? Ako dapat magtanong sa inyan kung natatanggal mo. Ako, hindi ko na alam. Kasi alam ko, meron, nagdidirect siya dati ng mga M2M, yung mean to mean. Pero may kwento naman. Wala naman ako sinasabi. Nag-ano siya ng, ano, ng Pink Movies. Yan, ng tao ng movies. Pink Movies film. Na lang. Ng indie film. Doon ko siya nakilala kasi yun ang first meeting namin. Dahil, ewan ko, may nag-invita ba sa akin? Ano, yung first kong ano dinirect na movie, pang-apat ko yun na sinulat, but first directorial job ko, nagkaroon ng premiere night sa UP. Pag premiere night kasi, oh, dahil mahilig ka sa sine, nanonood ka talaga eh. Yes. Sa UP kita, unang nakilala, although fan mo na ako, sa EBS wow, pa. Talaga. Nung nag-work ako doon as isang ano, propsman. Nung nanood ako doon, hindi siguro dahil sa invitation mo. Hindi. Basta, talaga may ticket ka. Yeah, basta. At hindi pa tayo personal na magkakilala. Hinabol niya ako sa labas, nag-thank you siya sa akin. Tama ba? Oo, tama yun. Tama yung kwento mo. Pagkatapos nung pelikulang sumakit ulo ko. Punk! Eh, joke ka din, nari-aklam kita. Oo. Pero sa dinabi-dami kong ginawa, Orch, isa yon sa pinalakpakan ng tao. Wow! Isa lang daw pumalakpak. Si Orch na pumalakpak. Hindi naman. Hinabol niya kasi ako sa labas. Nag-thank. Uy, maraming salamat, Orch, sa pagpunta mo. Ganyan. Na-touch naman ako. So from then on, doon na nagsimula, di ba? Oh, balikan natin kung anong taon yun. 2000. 12. Wow! So, ilang ano na tayo magkakilala? Oh, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 8 years na, my God! Ilang hula sa atin, yung working relation natin is good for 10 years. Ganun so, ba? We still have 2 years to go. Oo, naku, baka gawan mo na ako ng masama. Ay, hindi. Ibig sabihin nun, ano, na-reach natin yung 10 taon na binigay sa atin na bilang magkatrabaho na magandang samahan. Oo. Na beyond 10 years, we still friends. Tayo nag-ano, paano ka ba naging staff ko? Okay, ganito yon. Nanood ka ng movie ko, nagpasalamat ako. After 2 weeks, pinatawag mo ako dahil yung friend mo nagpo-produce sa mga films. Mm-hmm. Kaya ako nakapasok sa Green Day Entertainment. Ah, yeah. Okay. Dahil kay Jan Bariwa, di ba? Okay, and then? So, pagka ano no, tapos ang meeting natin, you offered me to do a film sa friend mo kay John Bariwad na Direk, this is the budget, gawan mo na ang pelikulang friend ko. Pero usapan natin, isang pelikula lang. Pero umabot ako ng pangalawa, pangatlo, hanggang naging pang-apat. Every film na gagawin ko, dumadalaw ka sa set. Tapos yung pagkakakilala mo sa akin, pagkakaibigan natin, is nadadagdagan day by day hanggang sa dumating doon sa point na ini-invite mo na ako sa office. Tapos pag may mga... Sa okasyon, dito sa bahay ko. At hindi pa yun, Oj. Tama yun, iniimbita ako ni Oj. Pero hindi ako nakakarating. Mm-hmm. Dahil nung time na yun, Oj, nagtuloy-tuloy yung paggawa ko ng film. Ako, may jowa. Uy, ako nung ano eh. Kaya hindi ka nakakapunte. Kasi alam mo naman, si Loso yung jowa. Meron ba? Wala naman natin. So, eto na yun, Och, di ba? Ini-invite ako ni Och sa mga occasions ng family niya, like birthday ng wife niya, ng mga anak niya. Tapos, sa dinami-dami niyang invitation, isang best ko lang napagbigyan. Yun yung birthday mo, Och, sa Notion by or Nation. Nation. Doon ko na nakilala si Liza, nakita ka lang. So, pagkatapos nun, nag-busy ako sa paggawa ng movies, nakalimutan kita for a while. Naalala kita nung sobrang downfall ko. Bakit? Ba't mo ko naalala? Kasi ito yung time na ano, bigla kong minessage si Oji. Sabi ko, Oji, kamusta? Tapos sabi niya, ikaw, Derek, kamusta? At tanong niya sa akin, nasan ka? Sabi ko, nasa bahay lang. Ang sagot niya, parang ayaw mo sa bahay. Maya-maya tumawag siya, o Derek, halika dito. Alam mo sa akin, nakita?
para mag-lunch sa Gateway, mm-hmm. sa Max Restaurant. Tapos? Kasi nanonood ka ng volleyball, sinama mo ako. At eto na, hindi ko pa to nakwento sa'yo, itong sasabihin ko ngayon, pero alam to ng isa kong friend, kung ano yung naging experience ko, yung invitation mo hanggang ngayon. Lumuwas ako from Taytay going to Cubao. I still have only 50 pesos on my pocket. So sabi ko, pagkatapos namin ni OJ mag-usap, kailangan kong bumalik din ng Taytay kasi yung pera ko, good for round trip lang. 25 papunta doon tapos 25 pesos pabalik. Uh-oh. Pero hindi mo ko hinayaan na umuwing Luhaan. Sinama mo ako sa isang event. Pagkatapos nun, hinatid mo ako sa Cubao, binigyan mo ko ng 3,000 pesos. Wow! Kaya pala nawawalan ako ng 3,000. Saan pala napunta? Ayun. Bakit tayo binigyan? Binigyan? Saan ba tayo galing? Pagkatapos natin sa Cubao, may mga pinuntahan ka pa. Sama ko ng sama. Mm-hmm. So ako naman, kasi walang gagawin. Wala na akong racket, wala na akong pelikulang ginagawa. Umabot na ako dun sa time na sobrang naghirap na rin ako. Dahil wala na akong ginagawa ng project. So, nagkaroon ako ng chance na unti-unti makarecover. Sama na ako sa inasama. Mm-hmm. Tapos every time na matatapos yung mga meetings mo, pag uwi ako, binibigyan mo ko ng pera. Ay, oo. Naalala mo yon. Tapos sasabihin mo, magpapaalam ako, Och, uwi na ako. O, direct ito para sa'yo. Eh, Och, hindi mo naman ako kailangan bigyan kasi naalala mo yung binigay mo sa akin is meron pa. Pero pinipilit niya talaga akong tanggapin yun dahil hindi rin naman talaga ako nang hihingi sa kanya. Si Liza nun, gumaganda na yung ng karir eh. Mm-hmm. Sinasamong na ako sa mga shows niya, out of town, sa Legazpi, kung saan-saan. Tapos tuwing uwi ko, although kasakasama mo lang ako na wala akong ginagawa, wala akong participations na, pero laging may envelope. At siguro nag-aalaw ko. No, because I share what I get. Oo, tama. Anamana ko yan kay Christy for me. Okay, Tita Christy. Si Ate Christy kasi hindi maramon. So, ganun din ako sa'yo. Tsaka, magaan na ang loob ko sa'yo. Kasi, madalas ako maloko ng assistant, ng mga close friends. Lalo na sa pera. Madalas ako maloko. Actually, pinagkakatiwala ko nga yung ATM ko sa dati kong PA. Namatay. Yung isa din kaibigan ko na super close sa akin. Nilaslas din yung ATM ko. Namatay. Oh, no. Kaya doon po natatakot si Dine. Kasi pinagkakatiwalaan ko siya ng ATM ko. Lahat. In fairness naman, how many years na kami ni Direk? Talagang sabi ko, tama ang paggupkup ko kay Direk. Nako, thank you so much. Oo, dahil hindi ako nagkamali na tulungan siya ibangon si Direk sa pagkaka-down niya. Dahil wala na, hindi na rin nauso yung pink movie, so humina rin siya. Kaya yon. Eh, ganun lang naman ang buhay. So, sa akin naman, hindi questionable yung honesty ni Direk sa akin. So, walang bahid ng pagdududa. For now. Hindi natin alam bukas. Actually, ginagawa na nga namin joke yun eh. Hindi kayo binawasan mo to, Direk. Tapos sasabihin na, ay, oo nga. Parang may naisulat na i-ibo sa'yo. Ganyan si Direk. So, hindi siya, uy, grabe ka naman, OJ! Hindi naman ako... Kasi pag alaman naman sa sarili mong hindi ka magnanakaw, hindi ka masamang tao, hindi ka nangungupit, kaya mong biruin eh. Tsaka makakatingin ka ng mata sa mata. Ilang beses na ako naluloko ng mga assistant. And so far, since sabi mo 2012 tayo nagkita, at hanggang ngayon nandito ka pa sa akin. Ibig sabihin, maganda relasyon namin. Anyway, I don't treat you as utosan or ano. No, eh, I know that also. Staff, assistant, hindi. Tsaka hindi rin ako yung tipong tao. Hindi ka matutulog hanggat hindi ako tulog. Hindi ka kakain hanggat hindi ako kumakain. Hindi ganun. Ay, walang ganun. Oh, okay. Tapos ito na nga, Och, no? Sa kaalaman ng lahat. Lagi mo na akong tinatawagan, nagkakasama tayo, may mga shows ka out of town na sinasama mo. Umabot na tayo dun sa point na nagkaroon ka ng isang unit na nabili na pinabihisan mo sa akin. May binili akong unit. Ay, pinag-ayos ko si Direk. Oh, tapos over lunch, sabi mo sa akin, Direk, may isa akong condo na nabili. Para may work ka, bihisan mo siya. Nag-isip ako, sabi ko, anong bihis? Sabi mo, lagyan ko ng sofa, lagyan ko ng rep, lagyan ko ng gamit kasi bare siya, diba? So ako naman, sabi ko, Och, hindi ako interior designer. Hinamon niya ako, sabi ng ganun sa akin. Diba galing ka sa flames, sa art, sa design? Art part ka ng art department. Department, no? Sabi ko, Och, hindi ko kaya yan kasi hindi naman ako marunong mag-layout, mag-ganun-ganun. Tapos,
in-encourage mo ako na ano na tanggapin ko yung work, tapos pinaliwanag mo sa akin anong gagawin ko. So pagkatapos ng lunch natin, Oj, pumunta tayo ng Magnolia para sukatan ko na yung ano, yung loob ng ano mo, ng condo mo, kung ano yung mga ilalagay. So pinaglista mo ko. May problem ako nung time na yon dahil hindi ko alam magbasa ng ano, ng sukat ng centimeter. Kasi nakabili na tayo ng metro eh. So alam mo ginawa ko nun, pagbaba mo ng unit kasi may meeting ka sa baba, bumaba din ako. Alam mo saan ako nagpunta? Sa lobby, tinanong ko yung mga magagawa paano magsukat. Hindi mo alam yun. Sabi ko, kuya, pwede po ba kayo umakyat sa taas? Magpapaturo ko magbasa ng metro kung paano. Umakyat sila, tinuruan ako, Hodge. So pagbalik mo na may layout na ako sa papel. Kaya pala pagbalik ko, parang ba't malagkit yung sahig? Parang may nagpalabas. So yun siyang ginawa ko yun. So yun yung hindi umpisa natin. Ano? Wala siyang sweldo talaga sa akin. Uy, bigay lang ako ng bigay. Di sabihin natin yung TF ko na napakaganda, baka maingit sila. Alin? Yung kung paano akong binayaran. O paano ba kita binayaran? Hindi mo maalala. Sabi mo sa akin direct, pag interior designer na license, ang per square meter is 3.5. Tapos kasi hindi ka naman license, sabi mo sa akin, pwede ka na 1,000 per square meter. Di ba 42 square meters? So I got 42,000 sa unit mo yun. So natapos ko yun, tapos sabi ni Ochi, o Derek, mag-canvas ka na ng mga gamit, lagyan mo na ng laman niyan. Ako naman, so lumayas ako, pumunta ako ng Ortigas, pumunta ako ng Gateway, so naghanap ako ng mga gamit. Tapos pre-present ko sa'yo pagdating ko ng office. So pinupuntahan natin yung supplier. Hanggang sa mabot tayo sa time na, sabi mo, o Derek, dito ka na titira habang ano, dinideliver yung mga gamit. So natapos ko yun, may sumunod pang unit eh, pinabihisan mo na naman. Ay, yung ano, yung Commonwealth. Ay, hindi pa yun. Ay, El Jardin. El Jardin. Basta, huwag ka na nag-aano ng mga properties. Hindi naman tungkol sa akin. Basta yung ano natin, it's the friendship, no? Na hindi ko naman inaano, inuuri yan kung magkano binibigay ko. Ah, okay. Importante kasi sa akin yung mabait yung tao, hindi nanghihingi. Alam mo na, di ba pag hindi nanghihingi, mas nagbibigay ka. Kasi mas nararamdaman mo sa kanya yung pangangailangan, hindi lang magsasalita. Pero syempre, si Derek meron ng mga ganyan. Oh, huwag kang magagalit. Ah. Ayan, may ganyan na yan. Pag may huwag kang magagalit, ay, ayan, may pangangailangan si Derek. Ano kaya ito? Anyway, mga ano naman yan, mga valid naman yung reasons ni Derek. Gusto ko malaman, Derek, kasi si Derek, sobrang mapagmahal ng anak yan. Imaginin mo, mas nakakasama niya ako kaysa sa nanay niya. Diba? Mm-hmm. Ako rin, mas nakakasama siya kaysa sa nanay ko. Diba? Yung relasyon mo sa nanay mo, para ang lalim-lalim. Si Derek kasi pag nanay pinag-uusapan, masyado siyang ano, marupok. Bakit? Ba't ganun ang closeness mo sa nanay? Anong kabayanihan ginawa ng nanay mo sa'yo? Dahil siguro ano, I grew up alone without a figure father. So, maliliit pa lang kami. Ah, sabihin na natin na si mama iniwan ng father namin. So si mama yung nagpalaki sa amin. Ang daming hirap at sakripisyo ng isang nanay para sa kanya. That's kanilang. Very common eh. Oo nga, yung sakripisyo ng ina para sa anak. That's very common eh. Pero ikaw, pag nakikita kasama kita, nakatawag sa nanay, ma, yung ano mo, kumusta? Nakabili ka ba? Basta kung ano na. From time to time, kinukumusta mo yung nanay mo. Ano kasi, nakasanayan namin yun na laging parang connected lagi na dapat updated, yung gano'n. Kasi si mama, gano'n din naman sa amin pag nasa labas kami, nag-aalala siya. So, sa aming ani magkakapatid ako yung layas kung saan siya nakakarating. Kaya sinisikap ko lagi pag nasa labas ako na ina-update ko sa mama kung nasaan ako. At the same time, nakakamusta ko siya, diba? Kasi kaya naman lagi akong wala sa bahay kasi sa klase ng trabaho ko. Diba? Nag-feel ko lang, ilago tayo ng umaga. Oo. Oh. Diba? Oh. Pero ikaw inaasahan ngayon sa bahay? Sa mama ko, tapos yung bunso namin kapatid. Oo. Pero yung mga ate ko, may mga kanya-kanya ng ano, buhay sila. Okay. Na-imagine mo ba yung buhay mo na wala ang nanay? Parang hindi ko maiisip. Hindi ko ma-imagine na paano kung wala. Hindi ko alam. Hindi mo ma-imagine? Hindi ko ma-imagine siya. Pero alam kong ano, yung mahirap. Pero hindi ko alam kung anong hirap kung yung wala talaga. Pero yung nanay mo, sobra ba ang tiwala sa'yo na kaya mo? Kaya mo sila? Kaya mo silang itaguyod? Si mama hindi nagde-demand yan eh. Hindi siya kung ano lang ang kaya mo. Kung ano lang yung kaya ko. Hindi siya nagde-demand na anak, dapat wala tayong ganito, dapat may ganito pag uwi mo. Walang ganun na requirements eh. Mm-hmm. Walang ganun. Hinayaan niya lang ako. At hindi ko rin sa kanila pinapakita na ano, mahina ako. Although mahina talaga ako. Mm-hmm. Yung bang emotionally, mahina ako. Pero nilalakasan ko lagi yung loob ko na maging malakas para makita nila na kahit maraming wala sa buhay namin, may masaya na.
sapat na yun. Malusog. Ba't ba natin pinag-uusapan yun? Friendship na lang. Bakit nagtsatsaga ka sa akin? Sa'yo? Marami na ako naging mga boss. Iba-ibang bosses na yung nakasama. Pero lahat sa inyo, may isang common denominator ba yung tawag doon? Yung parang magkakatulad. Yung in-offer mo sa akin before na dito mag-stay sa house mo, naalala mo yun. Dali-dali mo na din mga damit mo dito para hindi ka lagi umuwi, dito ka na mag-stay. Pero hindi ko ginrab yun, hindi ko yung tinanggap. Kasi gusto ko ma-differentiate natin being my boss ng empleyado. So yung mga naging boss ko nung nakaraan, in-offer din yun sa akin pero hindi ko ginrab na. Gusto ko may parang type pareho, yung bang demarcation line. Yung ba yung tawag to? Wall. O yun, oo. Para alam natin pareho yung... Para hindi ka umaabuso din. Oo, yun. Hindi ka ma-spoil. So, late mo lang ba nalaman na? Kasi nung dati, inaano ko siya. Mag-vlog ka na rin. Ako, Oji, hindi ako marunong magsalita. Oo. Paano ka na-convince? Ito yun. Ang first vlog mo kung natatandaan ko sa Tiger Wings, diba? Mm-hmm. Sa Tiger Wings ako na notice na mga subscribers mo na sino yung kasakasama mo na nag-English sa mga short tapos nakakatawa. Mm-hmm. Tapos sinabi mo sa akin, direct may mga followers ka, mag-vlog ka na. Oji, ayoko mag-vlog kasi unang-una hindi naman ako talking, ako marunong magsalita. Until one day, niyaya mo ako mag-lunch sa Panay Avenue. Hawak mo yung phone mo eh, direct mag-vlog ka na today. On the spot yung nangyari. Nalala mo yun? Uh-oh. Yung 100 pesos challenge. Uh-oh. Yun, doon nag-start yun. Tapos nasundan pa ulit ng kumain tayo sa Tiger Wings. Ang kinatuwa ko na doon, yung mga views doon, pwede kong sabihin na... Na-shoot up yung number of views mo. Yung may tawag doon. Oh, tapos nag-ano, meron ka pang clone. Meron nagnakaw ng account mo. Oo. Pagkatapos nung nakatatlong episodes na ako sa vlog, nagtuloy-tuloy na kasi sabi mo, may kitaan. May kita naman talaga. Para at least hindi lang ako yung pinagkakakitaan. Kundi yung sarili mong talento, yung napapakinabangan mo. At ano yan eh, ang YouTube kasi parang dokumentary ng life mo yan eh. Mm-hmm. Tsaka yan, hindi yan tumatanda. Tayo lang tumatanda. Pero pag binalikan mo yung YouTube mo, my God, bata pa pala ako rito. Makinis-kinis pa pala ako nito, no? So, ayan nga. Alam nyo ba, kumita na si Derek? Makano kinita mo yung first month mo? Yung totoo, ha? Sasabihin mo natin. Sabihin mo na. Peso or dollar? Oh. Dollar. So, pero alam mo nyo, na nakakatuwa kay Derek, hindi niya yung hinamig ng lahat. Oh, syempre, may admin fee. Tapos, some of the proceeds niya ay itinulong din niya. Kasi yun naman ang inano ko sa kanya. Pag tinulungan ka ng tao, hindi naman nangangulgan, dapat mo rin siyang tulungan. Hindi. Pag tinulungan ka, itulong mo din sa iba. So siya, he went out of his way para makatulong sa iba. Bibigay siya ng mga ayuda sa mga homeless, ayan, nang hindi pa niya kinocover. I mean, hindi pa niya kinukuna ng picture. So yun naman ang kaigiyan kay Derek. Kung kumbaga, pag meron siyang kinita, syukdukot, tapos ganun. Kasi yun naman ang buhay talaga. Pag may tinanggap kang biyaya, i-share mo. Kaya iyon. Pinagsabihan mo ako, diba, na Derek, magtabag ka naman para sa sarili mo. Oo, dapat ka lang magtabi para sa sarili mo. Ano ba? Kinamusta na ako ng editor natin. Derek, nakabili ka na ng phone. Hindi pa, Derek, actually, naubos ko na yung pera. Kasi dami kong pinagbibigyan. Siguro kung hindi naman nangyari to, baka nakatabi naman. Pero... okay na din, siya na ibalik ko rin sa mga sa tao din. Gano'n naman talaga ang buhay. Kasi alam mo, isa sa mga taong tinutulungan mo, tandaan mo ha, isa sa mga taong tinulungan mo, tapos pag minarkahan ka yan, pagdating ng araw na maging successful yan, pwede kanyang balikan, tapos patayin. Hindi, joke. Pwede kanyang balikan para tulungan ka naman niya. Yung kumbaga, this is my turn now to give back my blessings to you. Yung ganon. So yun yung tinuturo ko sa, kahit sa mga anak ko, tinuturo ko yan. Nakikita ko rin kay Derek yun. Tsaga-tsaga nga nito eh. Pag may nagbigay ng pera sa kanya, Derek, bahala ka na, itulong mo na sa, talaga naka-accounting. Alam mo yung tipong, para wala akong bit-bit, Och. Yung alam mo yung nangupit ako, hindi ako nangupit kasi lahat yan, kompleto. Parang ganon. Kaya di ba pag meron nag-ano siya sa YouTube, nagbibigay, and may mga nagbibigay sa kanya ng pera, yung pera na yun, iinaano niya. Nilalabas ko din sa kanya. Sa'yo din naman, di ba, pag pinapahawak mo ng pera, at the end of the day, kailangan kahit piso yung sukli, nandyan lahat. Yun naman, oo, piso. Na-appreciate ko yung ganun. Kahit yung nakalimutan ko na, uy, may sukli ka pa sa akin. Alam mo yung pwede naman niyang itago kasi nakalimutan ko na. Pero hindi mo maitatago dito yan. Mm-hmm.
Anyway, itong tanong ko sa'yo, ang dami-dami mong, dami-daming naniniwala sa'yo, ang dami-daming natutuwa sa'yo. Yung iba gusto pang magpaanak kay Direk Paul. Nakakaloka. Anong reaction mo doon? Ano, natutuwa naman ako. Siguro kung ano lang, nakilala kitang mas maaga, baka may anak na din ako. Nakakaloka, tumira ka din. Hindi mo na ano, na-entertain yun kasi gwapong-gwapo sila sa'yo. Tapos sabi naman nila sana hindi na sila makapagkita ng personal sa akin kasi baka ma-disappoint lang sila. Eh sabi ko, hanggang camera na lang kami. Nalala mo yung unang bigay mo sa akin na nakita tayo ng 3,000 pesos. Yung 3,000 pesos na yun, sobrang tuwang-tuwa ako nung time na yun, Coach, kasi walang-wala na kami ni Mama pareho kasi bulubog na yung pelikula. Umabot na ako dun sa time na binenta ko yung ref namin. Isang cabinet na lagyan ng TV na benta ko na. Nakapagbenta ko ng laptop. Nakapagbenta ko ng cellphone. So, wala nang natira sa akin. Sabi ni Mama, anak, wala ka ng mga gamit. Sabi ko, Mama, hindi pwede na ako magbenta kasi wala tayong pangbayad ng kuryente at pagkain. Yung life ko, nung tumawag ka, nagtuloy-tuloy yun. Tapos pag uwi ko nga, binigyan mo ko ng 3,000 pesos. Tapos the next day, pumunta ko ng palengke. Sabi ko, Och, bumili ko, dun sa 3,000 na binigay mo sa akin, bumili ko ng bigas, ng sabon at saging. Tapos may mag-asawa na katera sa kariton, binigyan ko ng bigas at pilata. Ang text mo sa akin, Derek, I like your attitude. Ay, nag-reply si Oji. In-inform lang kita na hindi lang ako nakinabang dun sa 3,000 na binigay mo, kundi nag-share pa din ako kahit alam kong pwedeng kulangin pa din kami. Training, doon nag-start yun hanggang sa nag-design na ako sa'yo, diba, nung apat mo na condo na tapos. Nung natapos na yun, sabi mo, direct mag-RN ka na. Sabi ko, sa'yo ako mag-RN, wala akong alam dyan. Ganun ako, pag wala akong alam, hindi ako nagpe-pretend na alam ko, sinasabi ko talaga. Sabi ko naman sa'yo, paano mo malalaman ang isang bagay kung hindi mo pinag-aaralan? Oh, anyway, yun lang naman yung aking ano. Kailan ka makikipag-niig sa babae na gustong-gusto ka, talagang tinetext siya, tapos minimessage siya sa YouTube. Nadidiri ka ba o hindi naman? Hindi ko naman inaalis yung ganung posibilidad. Ano mo na? Hindi rin to pinaplano ko. Tapos paano pag nangingi yung nanay mo ng apo? Janoid lang? Paul! Bigyan mo naman ako ng apo. Hindi naman to pinaplano eh. Hindi ko isang dumadating to. I don't know when. Anyway, ay maraming tayo na pag-usapan, Direk. At sana, ako ang message ko lang sa'yo, huwag kang magbabago. Maganda, okay na yung hindi ka masyadong mayaman. Okay na yung simple lang ang buhay mo. Importante, wala kang tinatagong kasinungalingan sa puso mo. Na wala kang inagrabyadong tao. Diba? Ano lang, alam, at the end of the day, hindi naman natutulog ang Diyos. Diba? Ganun lang naman yun. Kaya, ano, ako ay na... Sobra kang ginto sa akin. Oh. Yes, ginto ang turing ko kay Direk. Kasi matagal ko na naghahanap ng taong mapagkakatiwalaan ko. At dumating si Direk Paul na sa lahat ng bagay kaya kong asahan. At maasahan. Kaya naman, Diyos ko, hanggat andito ako, hindi ka maghihirap. Thank you, Oji. Salamat din, Oji, sa ano. Hindi lang... bilang pagkakaibigan, kundi yung pagiging boss, hindi ko talaga inaalis yun na lumagpas dun sa boundary na yun. Alam mo yan, Coach, pag isang tawag mo lang, isang text mo lang, kailangan may sagot ako. Bago mo pa lang itanong, dapat alam ko yung sagot. Although may mga laps din ako nagagawa, may mga shorts coming din ako, pero... Ako wala naman perfect, no? Oo. Pero sinisikap ko talaga na at end of the day, bago ako matulog hanggang sa pagising ko, wala akong dinala sa pagtulog ko para alagaan ko the whole day na hindi mo dapat malaman. Correct. Oo. Tama yun. Diba? Sabi ko nga yung iba, Diyos ko, yung iba mga nangungurako, nagnanakaw, nang-iisa ng kapwa. Paano kaya natutulog tong mga ito? O, sanay na sila, no? O anyway, importante ay hindi tayo sila. Huwag kang magbabago, Direk. At lumalago ang iyong following sa YouTube. Tinatanong nga kita eh. Aalis ka na ba sa akin kasi kumikita ka na sa YouTube? Oh no! Hindi ano, hindi ko pwedeng sabihin na aalis. Kasi yung ginagalawan ko na nandyan ka, yung ginagalawan ko na wala ka, parang iisa lang siya. So, nandun lang ako. So, ba't kailangan ko pang umalis para maghanap ng ibang ano, gagawin o pagkaka o happiness din. Uh-huh. So, feeling ko ano, pareho tayong tatandang magkaibigan. Yan ang plano ko. Talaga? Pagtanda ako, may mga kaibigan ako matatanda na kinupkup ko na. Meron silang shelter talaga. Nasabi mo yan eh, na gusto mo tayo ng ano, ng
home care para sa mga ano, di ba? Bakla. Oo. Mm-hmm. So, siguro someday, kasi syempre maliliit pa yung mga anak ko. Oo. So, unahin ko muna yung pamilya. Mm-hmm. Ayoko naman magpaka-ipokrito na. Kayanin ko lahat yan. Mm-hmm. Di ba? Hindi naman. Ayan, oh, another angle naman tayo, ha? Oo. Oh. Wala kang maininom? Mamatay. May iniinom ka? O wala, okay. Eh, sabi ni Direk, ako daw mag-closing. Hindi niya itong alam. Ah, Direk, may tatanong ako sa'yo. Yung totoohan, kamusta na kayo ng ex mo na actor na si... Oh no! Ang dami-dami mo pwedeng itanong. Wow! Nagmamaganda ka dyan sa bunutang kita dyan, no? Dali na, sagutin mo na. Kumusta na? Asa, ano na ba buhay niya? Oh, siya naman. Di man mo... Eh, ano mo nga yan? Sige na! Ang arte-arte mo naman, yan na nga lang yung last question ko. Oh no! Ay, nag-walk out ang... Okay, ito pong vlog na ito ay sa YouTube channel ko na lang po mapapanood. Hindi na po kay Direct to the Poll. Oh no! Sa OGDS channel na lang po, okay? So ito po, habangan nyo to sa YouTube channel ko. Coach, ang ganda nito. Pwede akin na lang to. Oy, bigay yan ni Kay Dacer. Eh, oo. Hindi naman niya malalaman, ibibigay mo sa akin. Oy, hindi. Pag binigay sa akin, hindi ko nabibigay. Kasi kilala kita. Pag binigyan kita, papadala mo. Huwag mo na magitin yung name na yan. Bakit? Oh, 270 is 270K. Ay, gumastos daw siya 270K. Ayan ang sinasabi ko eh. Kaya ako bumalik, hindi para i-clarify yung kung sino ba yung no? Oh. Kaya ako bumalik, kasi... Hawak mo yung phone ko, ikaw pala nag-closing. Direk, edit mo yan ah. Wag Direk, i-maintain mo yung actor yon na ano. Ito pa na yung bibig mo. Sabihin ko na. Wag Direk. Basta si po ay isang actor at ang full name po niya ay... Paalis na talaga ako. Arte! Ayan, diyan po nagwawakas. Ayan. Masaya na siya, yan na natin basta siya. Basta ano, i-comment nyo na lang. Pag maraming comment, ako sasagot mismo dun sa ano ni Derek. We're good friends. Ay, ano, babae? Nasa showbiz eh.